Hello! Hello mga ka-DDS. Happy Saturday. Ayan, kaagaling lang natin sa DZMM Teneradyo kung saan napag-usapan yung topic na paboro ba kayo na ilabas yung listahan ng mga celebrities na gumagamit ng droga. So, comment po kayo dito tapos pag-usapan natin yan. Ano ang inyong opinion? Ayan. Okay. So, basahin natin ah. Sabi ni Aki Herman naman, syempre. Okay, sabihin sana natin kung bakit tayo payag. Sabi ni Ami Alarcon, Martirez Makabuwag, dapat... Ay, sorry, bilis. Yes, sabi niya. Sabi ni Jocelyn Maristela Otial, oo, para fair. Sabi ni Maz Azarok, yes, para patas. Oh, tama nga naman, di ba? Sabi ni Marlon Montanya, syempre, tinatanong pa ba yan? Kasi ano eh, sabi ng iba, dapat daw wag ilabas. Dahil... parang kawawa naman daw yung career ng mga artista. So, ang tanong nga, kayo, anong sa opinion nyo? Dapat pang ilabas ni PNP General, PNP Chief, si Bato, yung mga listahan ng mga gumagamit ng droga, listahan ng mga artista. O, sabi ni Ann, oo naman, bakit kailangan pag celebrity VIP? Sabi ni Mary Blue, yes, yes, dapat lang. Sabi ni Sherlock Montenegro, dapat lang para patas sa lahat. Ito si Jewel Opada, oh. Pati mga pari, isama na. Sabi na Nonito Peña, ilabas ang dapat ilabas. Sabi ni Jan Patrick Argales Medel, ilabas na yan. Sabi ni Jovern Sosmelnia, yes, para makilala ng taong bayan. Sabi po ni Liza Hoffman Halorias, yes naman, bakit? Porque celebrity, dapat walang special. Sabi ni Albert Nino Alalay, dapat lang din naman kasi. Pareho naman tayong tao, mayaman o mahirap. Dapat malaman talaga. Hi kay Ate Lynn Aguila. Si Ate Lynn Aguila po ay miyembro ng The Emilio Group. Yan po, sa ating mga mahal na OFW sa Hong Kong, hello sa inyo. Sabi ni Melvin Abulencia, dapat lang, kailangan drug-free ang lahat ng sektor ng lipunan. Oo, maganda nga talaga na sana lahat ng sektor ng lipunan drug-free. At yun naman yung ginagawa ng ating Pangulo at ni PNP Chief Bato. Sabi ni De Gesica Nemesio, oo naman, para malaman ng taong bayan. Sabi ni Arlene Reborn, yes po, may chance pa naman sila magbago. Alam naman namin na marami sila sa kanila ay user. What's new? Totoo po yan, Ma'am Arlene. It's out in the open. Pumunta ka nga sa mga bar, di ba? Ng mga high-end bars, mga pasosyal na mga... Magbanggit nga kayo ng mga pasosyal na bar. Kung saan nagpupunta itong mga artista na to. Tapos, hindi na kailangang itulak yung droga eh. Pinamimigay nila eh. Para tara, sayaw-sayaw tayo. Yan kasi ang epekta po ng ano... ng mga party drugs. Una, i-relax yung katawan mo. Tapos biglang magpapalpitate ka, magbo-boost yung energy. Biglang magiging hyper ka. Kaya nga, nagiging cause ito ng heart attack. Ay. Sabi ni Aqua Terenta Tuino, yes, para pantay-pantay. Sabi ni Arnold
taho na kitchen, dapat po ilabas ang listahan. Walang VIP na attic at drug pushers. Magandang point yan. Lalo't iniidolo sila ng mga fans nila. Kaya kailangan talagang ilantad na. Totoo po yun, nakakalungkot ano. May mga pamangkin tayo, mga anak, mga bata na tinitingala itong mga napapanood sa telebisyon. Tapos, yun naman pala, gumagamit ng illegal na droga. Masama ang dating nito, di ba? Kasi nga, parang cool, okay lang. Sabi ni J. Rams Flores Ramillo, "Hi Mocha, kailangan ipasa publiko yan para di na pamarisan. Para yung nagbabalak pa, eh, maunahan na ng hiya." Tama po kayo dyan, Sir J. Rams. Sabi ni J. Ian Pablo, "Dapat lang ilabas na yan." Sabi ni Weng M. Pagulayan, "Okay po, para fair naman sa lahat." Sabi ni Ringo Gofredo, "Hi Mocha, I love you." "I love you too." Sabi ni Roses Rosas, "Dapat lang ilabas para malaman ng mga taong nangiidolo sa kanila na iniidolo pala nila ay mga drug user." Sabi ni John Robert Schrock, "Hindi ako naniniwala na pati pare nagda-drugs." Di ko rin alam. Siguro maganda. Patunayan nila. Pa-drug test din siguro. Sabi ni Rewante Ishmael Renante. Sorry, ulitin ko. Rewante Ishmael Renante. Abay, dapat yung ng mga general eh. Ay, oo. Dapat talaga. Sabi ni RJ Binalia, "Kailan ba yan ilalabas?" Oo nga po. Hi! Hi, PNP Chief ba to ha? Kailan daw po ba natin ilalabas yung listahan? Excited na rin po ako. Excited na rin po kami. At nako, paano kung nalaman natin na yung mga nasa listahan eh, yung mga nakita natin sa campaign ads. Alam nyo na yon. Sabi ni Rayland Lumawig, "Lahat po ilabas. Pantay-pantay tayong lahat. Walang mayaman, walang mahirap." Sabi ni Ton Asoki Laroa, "Guess para kilala namin sino." Sabi ni Isaac Pangs, "Yes, dahil unfair naman sa iba." From Jay Sala, "Ilabas na yan." Jeff Guzman Dilaw, "Si Marojas..." Si Jeff Guzman Dilaw, sabi niya, "Si Marojas, pag negative yan, pababaril ako, adik yan." Paris Amante New, "Chismosa lang yung iba." Rewe Maro Alves Salazar, "Oo, dapat ilabas." Dina Ferrer, "Yup, para makilala ng lahat." From Mitch Villegas Alindahaw, "Ilabas na ang dapat ilabas para magkaalaman na." From OFW Taiwan, "Hello po, Ma'am Mitch Villegas Alindahaw from Taiwan. Sana po okay po kayo dyan. Parang may dumaan po yatang bagyo dyan." Ayun. Rowena Cartilla Vetcher, ang haba na to. Watching from Hong Kong, Rowena Cartilla Vetcher Mapavesimpe. Hello po sa ating mga babayan sa Hong Kong. Abendanyo Del Yomas, "Ako siguro wag na." Sabi ni Abendanyo, wag na lang daw sigurong ilabas yung listahan ng mga celebrity na gumagamit ng droga. Sabi ni Joseph Carl Villanueva, "Special treatment para sa mga artista." Hi to Francisco Bulusan de Guzman, watching here from Taiwan. Hello. Sabi ni Raul Crias, marami yan. Jomel Ladisla, "Ay, parang alam ko ibig sabihin yan. Go, push, ilabas ang name ng pusher na artista. Ba't yung mga user lang, I think, victim sila, then let them be clean," sabi. Vera Monte, "Tama lang para pantay-pantay. Idol Mocha, watching here in Lebanon." Hello po, Vera Monte, mga kababayan natin dyan sa Lebanon. Sana'y okay po kayo dyan. Sabi ni Dong Seo Lloyd, "Dapat international broadcast. Wag yung local, tapos wag yung after pagbabalita, news blackout. Dapat ipatrending natin yan sa buong mundo." Aba, okay din yun ano? Ano kayang magandang hashtag? Isip naman kayo ng hashtag oh. Hashtag daw na yung paglabas ng narco list o yung mga listahan ng mga celebrity na gumagamit ng droga. Doc Charity!
Exacto. Joke! Sorry po, mga ka-DDS. Na nakita ko lang po yung napakaganda na doktora, oncologist po. Doc Charity, halika! Halika, please, come! Ito po si Doc Charity Gorospe, napakagaling at napakagandang oncologist. Siya po ang naging doktora ng aking ina nung siya po ay nagpapagamot sa kanyang breast cancer. Hi, Doc! Hi, Mox! How are you? So, Doc, pag merong bang gustong magpakonsulta, may katanungan po yung ating mga kababayan. Okay, ayan. Regarding po sa cancer, saan sila pwedeng magtanong? Halimbawa sa inyo, baka open po ang inyong linya, doktora. They can find me anywhere. I have a clinic at St. Luke's, Quezon City, and Global. And I also have one in De Los Santos. Ayan, alam po ninyo mga ka-DDS, si Dr. Charity Gorospe, napakabait po na doktora na to. Nung may breast cancer ang nanay ko, talagang tinutukan niya at alagang ina. Hindi lang basta gamutin bilang doktor, pero gamutin bilang parang pamilya na ni Dr. Charity. Doc, kamusta ang Cancer Institute of St. Luke's Global? Well, we have lots of activities like... Uy, malapit ng breast cancer awareness! Yeah. October na, Doc! Yes! Wear pink? Ano ba? It's pink. Wear pink pa rin. Pink, well, we will be kicking off our activities with... we have Thanksgiving Mass, Evening Mass, and then we have a small concert for the cancer patients. And we have open forum. Okay, doktora, pwede bang sumali ka? Sumali ka sa forum namin. Ito ang topic, ha? Nag-survey po kasi tayo. Ang question po ngayon kasi, yes or no, payag ba kayo na ilabas na ni PNP chief ba to ang listahan ng mga celebrity na gumagamit ng illegal na droga? I don't see anything wrong with it. No? Okay, so yes. So fair is fair. Yeah. Oo naman. Dapat walang special treatment. Oh. At saka, ayun. Pasensya ka na, ha? Huh? Alam ko, celebrity ka at marami akong kaibigan na celebrity. Ayan, sige doktora. But I think there should be no exceptions. Tama po. Ang Cancer of Institute ng St. Luke's Global. Not anymore, Mo. Oh, okay. Pero siya pa rin po ang very active doon po sa... ba yung foundation natin doon? Well, Corridor of Hope. Yun, Corridor of Hope. Hey, you remember. Of course. Ayan po, sa mga may mga kamag-anak po na may cancer. Yes. Ayan po, meron pong support group ang St. Luke's Global. We call it the Corridor of Hope. It's made up of friends, survivors, relatives, and cancer patients themselves. Meron bang Facebook page ito, doktora? Yeah, they have. It's COH. COH, ayan po. So, dun po, magkita-kita po tayo doon, mga may pamilya po na may cancer. Ayun po, para meron tayong support group. Thank you, Doc. Nice to see you. I love you. Yeah. Thank you, Doc. Okay. So, balik tayo sa usapan, mga ka-DDS. Sabi ni doktora, kahit nga daw marami siyang kaibigan na mga celebrity, kailangan daw po walang special treatment. Kailangan magpa-test. Hello! Leka, tiksyo muna tayo. Upo tayo dito. Ano pangalan mo? Brian. Hi, daw! Magkapapicture din siya. Oh, sige. Smile. Ay, of course, oo. Dito tayo. Dahil lang po mga ka-Lydia sa picture-picture lang. Hi! Dati po tayo ng 2012. Ayaw! Sa Blue Wave, makapagal. Oo nga, sarado na yun. Kinis niyo po ako nun. Ha? Kinis niyo po ako nun. Ay, ganun po. Oops! Oo, tama. Friendly kiss. Sali ka na! Oh my gosh! One, two, three. Thanks, ha? Thank you po. Love you. How cute! Halika. Ayan, friend, classmate, sister, brother, friends. Oh, mga ka-DDS, oh. Pogi, oh. Thank you. I see you. Tama. Sila po, nasa Baguio ngayon for the 2B1. Marriage enrichment. Sana nakapag-marriage
social media activist. Hello. Liga. Ano nang ginagawa mo? Doka live pa rin tayo ah. Smile muna tayo. Ito ang ginagawa ko, meron akong ano, naku, charitable foundation na inaayos na magtatayo ng mga drug rehab facilities na magbibigay ng libre servisyo sa mga drug patients. Sana tulungan mo ko, Dok, ha? Alam mo yung mga doctors na interested ba ka na? Matrain mo lang. Sige. Ako, available. Sige, Dok. Ayan mga ka-DDS, nag-commit na si Doc Charity Gorospe sa ating project na Drug Rehab Center. At Doc, asahan namin yan, ha? Wow, mayroon na tayong top doctor na susuporta po sa atin. So, what do you do? What else do you do? Ito, nakikiusap sa mga ating mga DDS. You must be very, very busy. Not just like you, Doc. Oh my God, say hello to your mom. Oh, nanonood si Mother. Mother, thank you, Doc. I love you talaga. Thanks, Doc. Love you. Okay, mga ka-DDS. May hashtag na ba tayo? Sa mga kaka-tune in lang ang topic natin. Sang-ayon ba kayo na ilabas na ni PNP Chief Bato yung listahan ng mga celebrity na gumagamit ng illegal na droga? Sabi ni Lovely Berbanyo Sevillano, dapat lang ha, nailabas para pantay yung laban sa mundo. Sabi ni Archie C. Fragante, zero tolerance po. So Duterte, no exceptions para drug-free tayo. Felubag, yes naman. Zandro, Kadamanan Sumalida, ilabas na yan. Kevin Clet, pabati po. Vio Tabilos, tama lang. Juvie Flores, yes. Puro yes ha. Zian Raven Ryan. Yes, para malaman ko yung idol ko baka gumagamit, 'di ba? Para malaman ko if yes or no, idol ko pa rin siya. If yes, hindi na siya idol. Alvin Derko, Deroka. Oo, pabor. Bakit kasi ayaw pa kasi ilabas 'yan? Bakit nga ba ayaw para ilabas? Ayun, Chief Bato. What's holding you back or kailan daw ba ilalabas yung listahan natin? From Jaime Hidalgo, pabor upang malaman ng sambayanan ang pinagagawa ni De Lima. Protektor ng mga drug lord, ikulong at tanggalin sa Senado. Si Ian Javeliana Balan, yes po kasi dapat pantay-pantay lahat. Kasama nga mga generals, sila pa kaya? Para naman di sila tularan, iniidolo pala natin yung mapagkunyaring idol. We cannot live with lies anymore. Oh, ang sabi ni Jelix DM, Valkyrie, ayan, nagbanggit po ng mga bar na pinipuntahan ng mga celebrity na paka gumagamit doon. Sabi ni Jonas Benz, Buddha Bar, Eds Andaya, sa mga comedy bars or kahit saan bar, sigurado meron yan. Sabi ni Junaline Kalonge, oo naman, yes, dapat hindi lang po mga mayor o police ang pinapalabas. Dapat sila din po para fair sa lahat. Walang pa-special treatment. Sabi. Okay. Medyo nag, ano na, naglaga. Ayan. Doc! Hello kay ano ha, Auntie Biron. Hi kay Jeremiah sa Alaska. Hello, Ma'am Lana, Centeno Arieta. Kamusta po yung ating kilusang pagbabago po sa Cebu. Mabuhay po tayong lahat dyan. Eto, sabi ko kasi kanina, sabi ng ating mga ka-DDS, dapat daw may hashtag. Maggawa tayo ng hashtag ngayon na patungkol sa mga celebrity na gumagamit daw ng illegal na droga. Sabi ni Oden Umali, hashtag artistang adik. Hashtag gustong manumbalik from UAE. Ay, hello Oden. Sabi ni Jarell F. Fruelda, yes ma'am Mocha dapat lang. Jay Cortez, yes po, para walang bias. Bernadette Bebs Orozco, dapat lang para sa ikabubuti ng bayan. From Minnesota, USA. Anong oras ko ngayon dyan sa Minnesota, USA? From Len Sereno, dapat ilabas agad. Hindi napabitin pa. CJ Vance, yes po, no exceptions. From Robert Osorio, ilabas na para magkaalaman na. Pati yung si Peter Lim,
marami pang mga big time na hindi pa nahuhuli. Watching from Japan. Hello po sa mga kababayan natin sa Japan. Hello, Robert Osorio. From GMMG Bautista. Definitely, sabi niya. Liza Secretaria. Oo, kulungin na. Okay. Sabi ni Denya Bugayong, oo, dapat walang exemption. Rowena Santa Ana. Yes po. At pabati naman ako dito sa Taiwan. Love you. Love you, Ma'am Rowena Santa Ana from Joanne Pellegrino. Nakaka-inspired yung ginagawa ng MOCA for the charity of drug rehab. Hindi po sila binabayaran. Thank you po, Ma'am Joanne. This coming Tuesday, magkakaroon po ulit tayo ng meeting dun sa mga kasama po natin sa drug rehab project na ito. I-update ko po kayo sa ating project. Sana po mag-participate po ang lahat ng mga ka-DDS. Between Alestre, dapat kasi hindi dapat pamarisan sila. Kasi akala ng mga bata o yung mga tao, ang idolo nila, tama na lahat ginagawa. Ako, duda ako, yung mga artistang umastang parang hindi nahihiya o mahilig pahiya nakadrugs yun. Kasi kung normal ka, alam mo ang tama at mali at yung masakit o nakakasakit ka na ng iba. From Paul Dionson. Sige, ilabas ang dapat ilabas para magkaalaman na. From Divina Garcia Jerry. Fake naman ang video. So there's no reason to stop viewing for the aid of... Ah, layo ng topic natin. Nasa drugs po tayo. Dudes, Balena Masinda. Yes, silang idolo kaya dapat matino sila. From Kate Povey. Yes, dapat po para wala nang magtuturo sa mga next generation. Christopher Testa, yes. Darwin B. Quintos, yes, fair. No one is above the law. Tama po yan, no one is above the law. At again, sa mga kaka-tune in lang po, payag po ba kayo na ilabas yung listahan ng mga artistang gumagamit ng droga? Cyril Tedlos, oo, pabor. From Al Sandoval, yes na yes. Jonathan Cantilado Lapitan, hi idol. From Niabanes PS, yes, para pantay-pantay. From Jeddah KSA, hello po sa ating mga ka-DDS dyan sa Jeddah KSA, marhaba. From Brian Lawrence, definitely. Pa-shoutout naman, idol. Hello, Jonathan Cantilado Lapitan. Oy, dalawang beses na kita nabanggit, ha? From Binoy Panganiban, oo, yes, ilabas na yan para magkaalaman na. From Marilyn Martinez Calvo, pa-check mabuti kasi mahirap kung mali. Babawiin, damage done na. Pag 100%, sure go, ilabas na. Tulad nga ng sinabi ko kanina din sa DZMM Teleradio, what if daw kung mali? E di patunayan ng artista na yon na mali. Magpa-drug test siya on the spot, pakita niya yung resulta. From Test Baterna Bautista, yes naman. Para patas ang laban, bakit kailangang itago di ko mo artista, di po ba? From Diovic Mandal, syempre, okay ilabas yan lahat. Leoni Monteroyo, dapat lang mamoka para patas lahat. Kasi gusto nila yan, ginusto nila yan, then face the consequences. At least pag nilabas yan, lesson learned na din. Syempre, pag di ilabas sa public, edi okay lang kasi di naman ipapublic. Dapat nga, mga artista maging example, lalo na sa mga kabataan. From Erica Guili, ilabas mo para maaksyonan agad ni Tatay Digong. Joseph Carville Yanueva, ako pengi nga ng flying kiss. From Joe Navales Garces, yes. Tapos sabi ng isang ka-DDS natin dito, okay, kahit sino man ang lumabag sa batas, dapat ipatupad. From KSA Makabenzar, lahat ng OFW, pabor sa anumang utos ni Tatay Digong. Basta nakakabuti lang sa taong bayan at bansa. Shukran mucha. Miss you more. Sa totoo lang, grabe nga rin ang higpit talaga ng batas. Lalo na sa Middle East. At alam ng ating mga ka-DDS yan na doon nga magnakaw ka, puputulan ka ng kamay. Tama po ba yun, mga ka-DDS? O mga OFW natin dyan sa Middle East? Iba, zero tolerance talaga sila. Ito ang hashtag ni Roberto Atienza Oka. Sabi niya, hashtag ibulgar na yan. Rednax Dref S. Trevlis. Mabuhay po kayo. From Darwin B. Quintos. Yes, no one is above the law. Michael Valderrama, isama mga singer-entertainer. Agree po ako dyan. Dapat pong isama rin ang mga singer-entertainer
mga stand-up comedians, lahat po ng nasa industriya ng entertainment. From Amorek lang Galera, yes. Jonathan Cantil. Oh, sabi ni Jonathan, ang hashtag niya, celeb ko huli. From Janice Maningo, good evening. Dapat naman po talaga ilabas ang list para huwag na maging addict ang mga future na artista. From Esteha Jacobe, dapat lang, hindi naman pwede yung mga mahihirap at mga mayor. Dapat fair lang lahat. Sabi ni Lisa Loo, ma'am, ba't di na lang sila kusang magpa-drug test? Tanong nga. Dapat nga, kusang magpa-drug test. Kaya lang iba, nagpa-press release na, negative daw. Pero pa natin malalaman kung credible yung drug test na yun. Noel Mier, Ate Mocha, dapat po walang kinikilingan, walang sinusuportahan, unfair sa iba. Id ot ni Rob Eknir Noel. Lion Prince, born to die. Sabi niya, hashtag transparency dapat. Marlon C. Sai Jane Yetzel Beldozola, Miss Mocha, please, opinion po, laro ng UAAP bukas, black daw. Ayan, parang mali naman, di ba? Meron lang ang hashtag ngayon, sabi. Hashtag, parang don't mix sports with politics. Mali naman yung panawagan na yon, mga ano natin, kaparian from Ateneo and Lasal. Huwag po nating ano, haluan ng politika ang sports. Kung makalasal ka, sabi nga ng mga taga-Lasal, mag-green ka. Kung maka-Ateneo ka, mag-blue ka. Yun lang ang kulay na dapat na isusuot bukas po sa UAAP. Green or blue. Huwag naman po natin haluan ng politika yon. Desperado naman po yon. Sadik Amerolon, opo dapat. Ayan. Jim Dongyapon, hashtag Narcolist Volume 3. Ayan po, tinatanong po kasi natin kung dapat ilabas. Kung pabor po ba kayo na ilabas ang listahan ng mga celebrity na gumagamit ng illegal na droga. Denya Bugayong, to be fair, watching from Maryland, USA. Charissa Arroyo, watching from Singapore, yes na yes. Joel Reyes, 8:45 a.m. na daw sa Louisiana. Ricky Nesus Bago Cuesta, pa-shoutout, Idol Mocha dito sa Dasma Village. Yes, ilabas para patas. From Imaper Escamillan, ilabas na. Sabi naman ni Mercy Galasanay Baculio, hashtag name list celebrity. Pwede rin ano, no? Hashtag narco list celebrity. Jessica Santos, sige, payag kami dito sa Saudi Arabia para naman fair sa lahat. From Leslie Foas Launio, yes please, pakilabas na po. Nikki Dahay, hello Mocha, watching from Calgary, Alberta, Canada. Yes, labas na. Hello po sa ating mga kababayan dyan sa Calgary, Alberta, Canada. At kung meron din pong nakatune in ngayon from Winnipeg, from Vancouver, sa buong Canada po, hello po sa inyo. Melanie Jorda Oraa, yes, pabor ako, ilabas na yan. Lilibeth Hundere, watching from Oslo, Norway. Yes na yes. Mocha, bisita ka naman dito sa Oslo. Ay, wow. Oo nga po, sana po makapunta rin po ako dyan sa Oslo. From Loloy Pakulba, watching from New York, Mamucha, God bless. Hello po sa ating mga kababayan dyan sa New York City. From Loloy Pakulba, Angel De Solokchin, watching from Korea. Ayan, China Si Chai, sige na. From Lotsky Lumapas, yes of course, ilabas na ang mga pangalan sa mga celebrities para fair ang laban. Hashtag addict, hashtag celebrities. Ako, galit na galit si ate. Hello Mocha, keep going to support always from Ozzy with love. Mabuhay. Hello po ang ating, sa ating mga kababayan dyan sa Australia. Hello po, dapat lang po no exemption para fair sa lahat. From Yang Sunjin from South Korea. Love you Mocha. Alexandra Zedler, ito ang hashtag niya, hashtag artist addict slash artista dick. O yun, okay yun ah. Hashtag artista dick. From Sia Ludum, yes, watching from Germany, parang pantay-pantay, rich or poor. Hello po, from Germany daw, si Sia Ludum. From Dagondon P. Jupiter,
Wag na, pag-user lang. Yes, kung nagbebenta. Hello, from New Jersey daw. Okay, ayan po mga ka-DDS. Medyo malapit na po ang show namin ng Mocha Girls dito sa may Timog. Ano ang pangalan ng ano, bar? Sa likod ng SM North. Stratos Bar. At naalala ko si ka-DDS Marvin Ong. Uy, sabi niya, batiin ko daw siya doon. Pinabati na rin kita ngayon. Okay, so last five po before we wrap it up. Manood po pala kayo mga ka-DDS sa bukas, Linggo, 6 p.m. ng ano, ireklamo kay Greco. Kasama po ako doon as co-host, DZRH Teleradio. Ano po yan? 6 p.m. Last five, from Jarina Adolfo Viray, watching from Dubai, UAE. Yes po, ilabas na yan. Go, go, go. From Kyle Steven Escalias Elostresimo, tama yan ma'am, syempre, para parehas tayo. Sa iba ma'am, syempre kayo din, wag po nyo masamain. Ay, naku, Kyle Steven Escalicas Elostresimo, nagpa-drug test na po ako, ang buong Mocha Girls at Mocha Babes. Nakikita po nyo yan sa video archives ko mula sa pagbigay namin ng urine sample mula sa CR hanggang sa pag antay ng resulta sa harapan po ng doktor. Negative po kami. Melanie Jorda Oraa, salamat sa effort mo ka. Thank you rin po, ma'am. From Angel Denson, nag-perform ka na ba sa NBP? Sabi ni Kulangko nag-perform daw. Hindi po si Kulangko nagsabi noon. Doon sa hearing na yon, may isa pong witness na nagsabi. Opo, nag-perform po ang Mocha Girls sa NBP. Katulad din po nila Miss Sharon Cuneta at ni Freddy Aguilar. Kami po ay walang pinipiling audience. At hindi po kami nag-perform para sa mga drug lords. Kami po ay nag-perform doon sa harapan ng mga 500 inmates sa isang malaking gymnasium. At hindi po namin itinatanggi ito. 2 years ago pa po ito, once kami tumugtog doon at ilabas na po yung balita na yan. From Jay Kinampay, yes, sabi. From Shara Ramos Ramos, yes. Sabi ni Jim Das, ang hashtag niya, hashtag idol kong addict. Parang okay yun. Ah, ano to? Ay, sige po. Ah? Saan ba dito yun? Okay po mga ma'am, mga sir. Meron pong nag-comment dito na ako daw isang hipokrito. Isa raw po akong bitch. Dahil po, imposible yung hindi daw ako nakatikim ng ecstasy. With all honesty po, hindi po talaga ako tumikim ng droga. Kung kayo po ay nakasubaybay sa akin bilang isang mukhauson, kung ano yung dati kong buhay, iba po ang hilig ko noon. Tatanungin pa ba natin? O sige po, ewan ko, hindi sa mga matagal na po nakakilala sa akin, haters, lovers, alam po nila kung ano yung past ko. Hindi po ecstasy, hindi droga ang aking kinalulungan noon. Iba, starts with letter. Basta yun po, hindi po ako nagdroga ever in my life, ma'am. At kaya malakas ang loob ko na i-challenge yung mga artista na nanlilinlang ng mga kabataan. Sa telebisyon, kayo ay iniidolo. Ang lalaki ng kinikita nyo sa paninilang sa mga taong bayan. Sana lang talaga wala sa listahan yung mga nangampan niya sa ibang mga kandidato noon. Dahil kahiyahiya kayo, kaya pala kayo yung anti-Duterte, nasa listahan pala kayo ng mga celebrating gumagamit ng droga. Kaya malakas po ang loob ko dahil negative po ako. Hindi po ako gumamit ng kahit anong illegal na droga. At ma'am, yung ecstasy na sinasabi mo, hindi na po kailangan pa ng droga para magsaya. Pumunta na lang kayo sa show po ng Mocha Girls. Ayun lang po ma'am. Sana po ano? Wow, bitch ka agad. Love, 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 love. Mahal ko po kayo. Till our next Mocha Live. Yeah. Salamat!